Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jeff. Ang ating lesson ay ending particles na ne, yo, at yone. So maghanda na po kayo ng inyong ballpen at papel para po mag-take down notes po tayo. So, umpisahan na natin. Request ng isa sa ating mga nanonood dito po sa MyJet TV. Ang pangalan niya ay si Miss Jean Jean. Para po sa kaalaman ng lahat, ang MyJet TV po ay nagbibigay ng mga informative vlog dito po sa Japan, Japanese lesson at family vlog nag about Japan life. So, ilalagay ko po dito sa baba sa description box ang mga playlist. Sana po mapanood ninyo. Maraming salamat. And then, umpisahan na po natin ang ating lesson. Umpisahan po muna natin sa ne. Ang ne particles po ay mayroong anim na gamit sa sentences. Anim po siya, tandaan po ninyo. Ang first po na gamit sa ne particles ay aiteni doyo motemeru. Ano po bang ibig sabihin nun? Sabihin nag-a-agree yung kausap ninyo sa inyo. Okay po ba? So, bibigyan ko po kayo ng isang example. Kyowa atsui ne. Halimbawa, ako nagsasabi ha. Kyowa atsui ne. Tapos yung kausap ko, ganito ang sasabihin niya. So ne. So ne. Kyowa atsui ne. So ne. Ganon. Nag-a-agree siya. Nag-a-agree siya sa sinasabi ko. So, yung kausap ko at ako, nag-a-agree kami pareho. Okay, so gamit ng ne number 2 naman tayo. Ang gamit ng ne number 2 is kakunin. Ibig sabihin ng kakunin sa Tagalog is nagko-confirm, nagbe-verify. Kakunin. Ano ba 'yun sa Tagalog? Kino-confirm mo, inaano mo kung tama ba 'yon? Ganon, no? Confirm, nagbe-verify ka. So bigyan ko kayo ng isang example. Online class wa kuji kara desu ne. Ibig sabihin yung online class, ganito sa Tagalog yan, no? Yung online class, mag-umpisa ng 9 o'clock, di ba? Parang gano'n, 9 o'clock, di ba? Kuji kara desu ne. So, magkakakunin, magbe-verify, magtatanong, nag-check kung tama ba. Kuji kara, ibig sabihin, mag-umpisa ng 9 o'clock, tama ba? Parang gano'n yung iminon, yung ibig sabihin nun sa Tagalog. So, yung sasagot, so desu. So des, hindi na gagamit yung ne doon. Kasi, tinama mo na siya. So sa kakunin, sa pagbe-verify na gamit ng ne sa number 2, is yung aite, yung sasagot sa'yo ay hindi na magsasabi ng ne. Number 3 naman na gamit ng ne, irai. Ibig sabihin nun is request, nagre-request ka. Ano naman yung can you? Ano naman ibig sabihin yung can you? Ang can you is nag-invite. Nag-invite ka, invitation. Or invitation, yun. So, ang ne ay ginagamit as for irai or request or can you? Ibig sabihin invitation. So, gigive ko kayo ng example. Philippine karadeng was tene. Yung tumawag ka sa Pilipinas ha. Dengwa shite ne, tawag yung dengwa. Philippine, tumawag ka sa Pilipinas. Philippine kara dengwa shite ne, nagre-request ka. So, ne, kyo wa tanoshikatta, mata iko ne. Ibig sabihin nun, ang saya naman ngayon, balik tayo ulit. Mata iko ne, mata ikimashyo ne, ganon ne. So, yung ne doon is as can you. Invitation. So, yung number one na example is irai, which is your request. Nag-request ka. Yung pangalawa naman is kyo wa tanoshikatta ne, mata iko ne. Balik tayo dito. Ganon. Ne? Ganon yun. Ne. Ne ang tawag doon, no? Dito sa example number 3, sa ne, ay nagkakaroon na nagiging soft or nagiging malambing yung salita. Another gamit ng ne is gimon. Gimon. Ano ba ibig sabihin itong gimon? Ang gimon is kung mayroong problem o meron kang question. Usually may tanong ka
meron kang marami, meron kang fact na gusto mong malaman. Halimbawa, meron akong anak, matanda na siya, nasa 35 na siya, matandang-matanda na ako. Halimbawa, ako 60 years old na or 70 years old na, tapos ganito, may anak akong lalaki, sasabihin ko sa kanya. Halimbawa, ang pangalan ng anak kong lalaki is Luis. Sabihin ko, Luis, Itsuke konsuru no kane. Sabihin, Luis, kailan ka ba magpapakasal? Gimon yon. So, nagko-question ako sa kanya or meron akong tanong sa kanya. Kailan ka ba magpapakasal? Itsu, kailan, kekong, kasal yon. Suru, kekong suru, kay magpapakasal. Daytay, usually kapag gimon, meron siyang no kane. May noun and then no kane. Parang, sino kaya? Sino kaya? Or ano kaya? Sino kaya? Usually nagtatanong ka, kailan kaya? Sino kaya? Ano kaya? Yung may ganun yun. So sa Nihongo, dare no kane, itsu no kane. Parang ganon, ha? Yung itsu, when, yung dare, sino. So may laging may tanong, dare no kane. Yun ang gimon. Example number 4. Number 5 na tayo. Number 5 naman is, ginagamit ang ne pag kando. Kando. Ano ba yung kando? Yung nararamdaman mo, may expression na feeling ka na kando suru. Parang halimbawa, masayang-masaya ka. Yun ang kando, expression of feeling yon. Yung feeling nararamdaman mo na meron kang extreme na nararamdaman. So, pag may expression of feeling, pwede mong gamitin yung ne as ending particle. So, magbibigay ako ng example. Gamit ko kono. Pag kono, hawak mo. Example lang ha, ito flower to. Example lang, magandang-magandang flower siya. I-ano nyo na lang, i-imagine nyo na lang. Kono hana, totemo kirei ne. Yan ha. Napakaganda ng flower na to. Nagkakando ka, meron kang feeling, may extreme feeling ka na napakaganda niya, napakaganda ng flower. Ne? So, meron kang feeling, kando. Ang tawag doon, kando, ha? So, ne, pwede siyang gamitin. Another example ng kando. Another example ng ne sa kando, yung may extreme feeling ka. Ito, ha? Asta no ryoko, tanoshimi ne! Asta no ryoko, tanoshimi ne! Ibig sabihin, bukas, asta, yung ryoko, yung tour nyo, yung lakad nyo, ryoko, may pupuntahan kayong ibang lugar, tanoshimi, you are feeling excited. Tanoshimi ne. So may kando yon, may kando, may feeling, extreme feeling na tanoshimi ka, excited ka. Okay po ba? Okay. So number 6 example na pwedeng gamit ng ne particles is kangaiteru koto. Halimbawa, ha, may nagtanong sa iyo. Halimbawa, ako nagtatanong, "Don na tabi mono ga suki desu ka?" Anong tabi mono? Don na, ibig sabihin ano? Tabi mono meaning food. Anong food ba ang gusto mo? Anong don na tabi mo no ga suki desu ka? So, ang tatanungin, ang sasagutin ko, halimbawa, akong tinatanong, ang sasagutin ko, so desu ne. Yan, nagkakanggay ako, nag-iisip ako, kanggay, tero ko to. So desu ne. Philippine ryori ga ichibang suki ka na? Okay, so, yung particles, paano po ginagamit sa sentences? Number 1, joho. Ano ba yung joho? Diba yun? Ang joho ay ibig sabihin is information, mga bagong detalye or bagong dapat mong malaman, mga impormasyon. Ayan, ha? Joho. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng example lang yo. Halimbawa, tinuturo ko yung desk, yung table. Ako halimbawa ang leader sa office department. Sabihin ko, koko wa anata no tsukue desu yo. So yung yo doon is nagbibigay ka ng information sa kanya na bago sa office, bago lang kasi siya, so hindi niya alam kung saan yung table niya. So koko wa anata no tsukue desu yo. So dito ka, dito yung table mo. Ne? So, yung yo doon ay nagbigay ka ng information na bago. Halimbawa, nasa loob ka ng kwarto. Katapos, gusto mong lumabas, gusto mong magsampo, or gusto mong maglakad-lakad, or mag-jogging. Tapos sabihin mo sa nanay, sa kapatid mo, ay parang gusto kong mag-jogging, ganyan. Tapos,
sabihin ng kapatid mo, Ame, futero yo? Ame, futero yo? Kasi gusto mo mag-jogging, sabi ng kapatid mo, yung answer niya, Ame, futero yo? Nagsabi siya, anong ibig sabihin ng Ame, futero yo? Ibig sabihin, Ame is umuulan. Umuulan, oh, sabi niya. So, nagbigay ng information yung kapatid mo na umuulan, oh. So, hindi siya pwedeng mag-jogging kasi umuulan. Ame futero yo. So, another information, new information. Yo is us telling new information. Nagbibigay ka ng bagong information. Okay po ba? So, number two. Ano po bang gamit ng yo? Ang gamit ng yo is magbibigay ka, magano ka ng mere. Ano ba yung mere? Mag-uutos ka. Tapos, mag-kinshi. Yung meron kang, wag mong gagawin. Meron kang mga bagay na ayaw mong pagawa sa kanya. Kinshi ang tawag doon. Irai or kanyu. So, yung irai, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, yung request or invitation. Pero, bakit dito may request din at invitation? Yung ne, meron ding request at invitation. Ang yo, ang kahibahan ng ne at yo, ang ne ay malambing. Ang yo ay hindi. Mas mataas yung nagsasabi sa iyo. Mas mataas sa iyo. Hindi yung katulad nung ne ay malambing ka. Pwedeng mababa ka or pwedeng wala siyang ano specific na kuan, pero malambing kasi yun. Medyo soft ang touch ng ne. Unlike sa'yo, dito sa'yo na number 2, yung mere, katulad ng uutos, kinshi, bawal, ganon. Tapos yung irai mo, nagre-request ka at nag-i-invite ka. Medyo bossy ang dating ng number 2. Abunayo, nagsasabi ka, ako nanay. Tapos sa anak ko, sinasabi ko, abunayo, huwag mong gagawin yun kasi delikado yun. Abunayo, yun, yo ang gamit doon. Another thing is, nanay ulit, sasabihin ko sa anak ko, hayako sinasayo. So medyo gusto ko siyang sabihan na, bilisan mo yung ginagawa mo. O, kasi nanay, nga naman. Okay, so another thing, pag ang boss mo naman, example no, number 2 is, pag boss mo naman, ha, may sinasabi sa'yo. Konoshiryo o kopishteyo. Konoshiryo o kopishteyo. Konoshiryo, ano ba? Halimbawa, shiryo. Ano ba yung shiryo? Yung mga documents, mga papel. Halimbawa, may papel siyang bibigay sa'yo na dokumento. Kopishteyo. Ibig sabihin, i-copy mo. Kopishteyo. So, boss mo yon, nagme-mere siya sa'yo, nag-uuto siya sa'yo, kaya sabi niya, yo. Hindi siya nagsabi, kopishtene. Mga pwedeng gamitin din yung ne, pero may mga boss na talagang yun ang gamit niya. Kopishteyo. Ibig sabihin, gawin mo yun kasi inuutos niya. Kopishteyo, ganyan. Okay! So, number 3. Ano naman ang number 3 na gamit ng yo? So, ang gamit ng yo, hinan mo arawasu. Hinan. Ano ba ang ibig sabihin ng hinan dito? Ang hinan dito, ang ibig sabihin yung criticism or nagbe-blame. Medyo ganyan. Parang ano, medyo ano yon, galit. Yung nanay nagsabi, oh, bilisan mo dyan, ang tagal-tagal mo naman dyan, ano na naman bang ginagawa mo, halika nga rito, may inuutos sa'yo, tapos ikaw naman gaganin mo kasi galit ka. Ang answer mo naman, usually naririnig ko to sa anak kong, sa isa kong anak, ganyan siya, nandayo, galit kasi siya, nandayo, ano na naman yon, parang gano'n, nandayo yung pero malit lang yung boss niya kasi pag narinig ko yun, siguradong magagalit ako. Kagalit ka, ganyan. Nandayo! Darek! Ano? Urusay no yo! Yung mga ganon. Urusay no yo! Yung mga ganyan. Maingay ka! Yung mga ganyan. So, may yo yun pag galit ka. Okay! Last na part mo na po tayo, yung yone. Ano bang gamit ng yone? Ang yone, madali-dali lang to. Hindi po masyadong, kasi isa lang po ang pwede niyang paggamitan. I-express siya na gaano ka, meron kang alam, pero hindi ka sure sa nalalaman mo, kaya chine-check mo siya. I-check mo kung tama ba yon or hindi. Ne? Kiyoku ga futashi ka no toki. Kiyoku ga futashi ka no toki. So, kayo ng example. You are very uncertain. So, hindi ka particular,
hindi ka sure sa sinasabi mo kung tama. So, i-check mo yung, chine-check mo sa kausap mo kung tama ka ba or hindi. Ganun po ang tawa ang gamit ng yone. So, usually, itong yone is meron siyang sa harap ng des or da. Nani-nani da yone, des yone, ganun na. So, example niyan ha. Are, ganyan. Saifu ganai. Sabi mo, hala, wala yung saifu ko. Koko ni, saki koko ni oita yone. Saki ni koko ni oita yone. Ibig sabihin, kanina nilapag ko lang yun dito, diba? So, oita, ibig sabihin, nilapag. Oita, ah, oita, nilapag. Oita yone. Ibig sabihin, nilapag ko lang siya dito kanina, di ba? So, tinatanong mo siya. Kasi, alam mo, nandudun ka rin, nandudun din siya sa harap mo na nilapag mo lang dito yung saifu mo. Yung wallet, ne? Are, saifu ganay! Saki koko ni oita yone! Sabi mo, ha? Okay, so, pangalawang example, para hindi kayo malito. Online class wa kuji kara desu yone. Alam mo siya pero hindi ka certain, hindi ka sure. Parang yung online class natin magi-start 'di ba ng ano ng 9 o'clock, tama ba? So nagtatanong ka, desu yone. Kuji kara desu yone. Ganon, online class wa kuji kara desu yone. Hindi ka certain. Alam mo pero parang tama ba ako, parang ganon. So nagkakaroon ka ng medyo, you are very uncertain sa ano mo, sa memory mo kung tama ka or hindi. So, tinatanong mo yun sa kausap mo. Ayan! So, this is our lesson for today, guys. Maraming salamat po for watching my Jet TV. Sana may natutunan kayo kahit mabilis lang ako. At ibalik nyo na lang ulit yung video na to or i-record nyo siya para po, isulat nyo siya para po ulit-ulitin nyo po para po hindi kayo malito. And you have to give yourself, maglagay kayo ng mga example sa sarili ninyo para hindi kayo malito, ano po ba? So, good luck po sa inyong pag-aaral ng JLPT or pag-aaral ng Japanese. Sana po may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat and do not forget to like. Japanese lesson natin, please check it out. Thank you.